Yun. Kapag embo dog, lasang embotido, pero binalot sa hotdog na... Pag-unig ang IBC Channel 6 Palo Leyte. Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Pormal gintubyan ni Leyte Governor Dominic Pitilia ang proyekto Han Farm to Market Road nga barangay Hall ha barangay Takura nga Palo. Inihuman personal nga inugurahan ni Governor Pitilia ngan Palo Mayor Martin Pitilia ang nasabi ni proyekto ha nakalabay ng adlaw. Hinigin lamano ni Mayor Martin ang mga mulupyo ngan barangay officials ang barangay Takura nga apagkaadahan nasabi ng mga proyekto pinunduhan han Kapitulyo. Nagpasalamat gihapon ng alkalde kan Governor Mick hapirmi nga suporta hini ha Palo ipinaagihin pagpahunob hin mga proyekto ha mga barangay hanbong para Probinsya Han Leyte, Ernesto Patiño Jr. Here comes the program you love to share. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. With the tandem you like to follow, Chito Morante and Jam Moron. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning, right here at IBC-6 and 87.7 Vital Radio. And right now, Aksyon Niya Na, Opinyon Ug Solusyon is also on Facebook Live at Chito and Jenna. Good morning, everyone. Welcome to the program, Aksyon Niya Na, Opinyon Ug Solusyon, right here at IBC-6 and 87.7 FM Vital Radio. My name is Chito Morante. And this is John Moron. Magandang morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy Tuesday morning po sa inyong lahat. And syempre, itong nga mga nagsusubaybay ha ato, no, in different places, maupay nga aga ha iyong matanan. Oo, yeah, tsaka ano ha, mayroon tayo mga pagbanabana na nakuha natin mula sa PDRRMO ng probinsya ng Leyte. Okay, baga maupay naman yan na itong panahon, masirap na aga pa nagpakita kuan haring araw. Oo, pero hindi rin tayo makakasiguro kasi minsan nagbabadya-badya. Oo, danay naman baga masirak-sirakan, tapos naroon yan ng mga kulup, tigdala nga baga mauran. Yes, ano? Sabi ka na tigdala. Kaya that is why ang pagbago-bago ng klima, yan ang ating obserbahan. Anyway, sana po natin public weather forecast issued at 4 o'clock this morning by the PDRRMO ng Province of Leyte. Ang pagbanabana today is northeast monsoon na kaka-affect with Luzon ng Visayas, no? So sa Metro Manila, sa Visayas ng nabibilin nga lugar na Luzon, ang kahimtangan panahon usahay madampog nga kalangitan nga magdadara hin puro-puro nga mahinay nga uran, ngan mahinay nga uran, that's right. And then actually this is caused by the northeast monsoon. Mm-hmm. And the effect very good ano, the Doro itong na epekto ini Ms. Jam. But then sa Mindanao, ang kahimtang ng panahon ay usahay madampog ngadto hin kapadampog nga kalangitan nga magdadarahin na panalagsa nga pagtarotariti. And this is caused by local thunderstorms. Okay. Alright. So, but then the effect on Ms. Jam is posiblihin pagbaha nga napagpari kantuna kung may ada sunod-sunod nga pagidlat nga na pagdalugdog nga magre-resultahin na pag-uran. Kasi pag nababantad ang tuna, yan ang cause ng pagpari. Mm-hmm. No? Especially kung mahumok itong tuna. Mahumok at mauran. No? Oo. Mm-hmm. So anyway, kahimtang naman hangin nga na kadagatan dito sa sinirangan, din niya sinirangan nga dapitan na Luzon, nga Visayas, nga Mindanao, itong makusog-usog itong hangin nga duhin ka makusog. Okay. And ang direksyon palagi niya ay norte sinirangan. So anyway, yung kadagatan natin ay mabalod-balod ngadtohin ka mabalod. Mm-hmm. Yung wave height naman niya is manageable naman ito, Ms. Jam. 1.2 ngadto 2.8 meters. Ah, okay. So, mm-hmm. Dire good dia, hitaas ang duro. Oo. And then,
sa mga nabibiling nga lugar na sud makusog-usog ito na hangin, ito ng galaksi, no? And going northwest inirangan. Again, 1.2 nga 2.5 meters ito na kaitas on 4 o'clock this morning by the PDRRMO and Province of Leyte, syempre, and 87.7 FM Idol Radio and IBC-6. Good morning. Nga tanan yung mga nagkikita haton. Baga medyo adin aton idol kay Sir Dan Pitilia. Wow. Good morning. And yung na-meet natin doon sa may Tagaytay. O, Tagaytay na ba yun? O, hindi pa. Doon sa ano? Mahagkot nga to ha, Tagaytay. Ano? Sa Cavite. Na-meet natin si Manny de la Cruz. Dati siyang ano eh. From ano siya eh. San Miguel Corporation. Pero sa ano sila? Sa pagkain. And good morning, Manny de la Cruz ng San Miguel Corporation. And then si ano, kasama natin, si Salvador Velches. Si Saldi Velches, sabi niya, Assalamualaikum. Walaikum salam. Siyempre si Ma'am Senaida Tabing, diyan sa Tanawan, Batangas, ang ating ang ating youngest son pala nanonood ngayon, no, si Louis Baines Francisco Morante. Si Fermin Hani diyan sa Katarman, upay nga aga. And then si marami tong nanonood sa atin, ha. Sabi mga ni ano, Ma'am Senaida, profile pic ni Sir Chito, kala ko ay si Ariel Rivera. Max. Matuod na ko nohiya. Oh, di ba? Kasi siyempre si Ma'am Grace, sorry, Aim Grace, Conejero, hindi tayo nagkita kagabi. Oo, masayang masaya yung event last night. Kasi busy din tayo at saka hindi available yung sasakyan. Anyway, I know it was happy, sabi ni Miss Jam, masaya daw kayo. And then si ano, si Ofel Magno Rodelles, isang mass communicator din ito. Good morning to you. Si Manuela Enriquez, kaklasik ko ito, ano? Si Jerome Orvina, si Glenna Radubla Agulio, and then si Ma'am Cheche. Si Ma'am the Cheche. Birthday girl. The birthday girl. Happy birthday, yesterday. Ma'am Cheche. Alam kong masaya siya kahapon. Kasi kaarawan niya, no? Siyempre. And then si Christine Kwa. Good morning to you. And Jamila Lynn Rom. Pabaliktad yung ano, binasa natin yung dito sa pinakahuli. Para alam natin. Si Attorney Richie Reyes. Good morning. Ronnie Maat, dyan sa Manila. Sayang, di tayo nakita. Kaya iwaray mang kita makadiretso nga sa Manila. Tutubla kita Cavite. Yung kaklasiko, si Estrella Cabrillas Estrellado. Alright? Ayos yung pangalan na Estrella Estrellado. Di ba? Kung sa itlog... Magka-rhyme. Kung sa itlog, ay Estrellado lang. Mm-hmm. Hindi hard-boiled at saka hard-fried. Si Aura. Si Aura Cordero. Liabe na siya ngayon. And si Rene Parinia, opay nga aga. And I hope you're doing fine right there and right now. The time is 23 minutes after 9 o'clock. Miss Jam, itong bagong taon, January pa lang ngayon, dapat tayo din na mag-iingat kung tayo ay nagbibiyahe. Pero may man ito masaring nga mag-iingat, ano, but when it comes to accident, diri naton itong hiya, kumbaga, malilikayan. Pero syempre, sabi mo nga earlier, kinahanglan itong pag-amping or pag-ingat. Ano? Oo. At saka hindi lamang ngayong bagong taon, kundi syempre, every day. Diba? Hanggang sa katapusan naman ng taon. Tayo mag-iingat palagi, no? Day in and day out. Kahit ngayong nakaupo ka lang, kung talagang panahon mo na, wala rin tayong magagawa doon. Pero minsan nagiging careless tayo, pero kung hindi mo pa rin panahon,
buhay ka pa rin. Oo, pero amoy to sinising nga, di ba, may gingin sinisir nga tadhana daw ko no, di ba? Oo. Pero danay, itong nga tadhana, itong tao lagi hapon itong nagbubuot ba kay bisan labi na itong for example, itong nga mga lasinggero ano, madir nga tanan. Pero danay, kung nahubog na nga ni, nagbibiling hinsamok, nagbibiling hinaway, mga riot or whatsoever, di ba? So, hirat nagbibiling itong kung pa, kung kay ano nga napapahamak liwat hera. Yung iba minsan pabugso-bugso ng panahon at saka init ng nasunod liwat hera at init it panahon. Ang tawag noon ay parang pasasngilanan lang yun. Uh-huh. Kasi minsan hindi mo naman gustong gawin. Pero parang tadhana kasi ay magdadala sa iyo daw. Talaga? Katungan ka talaga itong tadhana at nagdara ito haim. Kasi, ano yun? You have your own decision ba ya, di ba? So, yeah, kaya nga eh. Alam mo, Ms. Jam, kahit anong gawin pa natin, gusto nating maging ganito tayo, hindi nangyayari dahil hindi nasa sa panahon. Everything that we do and everything that happens in our lives, it will always be in His time. Okay. Di ba? Oh, but if you try to ano parang work for it, 'di ba? Even if it's not yet the time, 'di ba? Maabot ito. Ano, minsan Miss Jam, you are trying your very best, the hardest that you can do for your life. Pero dari lagi pinga gran. Kasi it's not yet your time. Mhm. 'Di ba? Yeah, I will always believe. So ano man kareg sigun ito bagat malingkod na la kay dire pa nin dire ko pa panahon. It is not that that we have to do something also, no. Oh, amo lagi ito. Try our very best, but don't take the best effort, probably I should say, ha? Kasi darating din ang panahon sa iyo rin. Kaya nga may gulong ng palad eh. Minsan nasa taas ka, nasa baba naman. No? But then yun pa rin ang iisipin natin. Just be at your best. No? Just be at your all best all the time. All the time. Oo. Huwag yung madi-discourage ka. Wag naman yung mag-iisip ka na ikaw ang pinakamagaling. No. Yung pinaka-importante dyan is sumubok ka. Hindi man para sa iyo at isumubok ka. Di ba? Kay kung diri pa ni mo, kumbaga, sinisiring pan mga kalagsan nga portuna, di ba? Nga maabot ito kay mo or mapapasakamay mo yung mga bagay na yan. Then, you have to, ano, keep on trying pa rin. Amo ito niya. Kay bang liwat mamemisinterpret itong iba nga, diri ko pa man time, so waray ko lang na ibubuhaton, maling ko lakanay nga din, tapos hayaan ko lang yung ano. Diri naman ka nagsugad, ano, baka katihuan taman. Ano na't bayabas, ginuhulat mga mahuhulog. Oo, direct na sugad. Minsan kasi may mga naghihintay lang, kulang lang sasabi, yung pala'y oo na. Kulang na, dagukan mo. Dagukan mo, Majis. Good morning pala, good evening kay ano ha, Noel Borgeta, dyan sa US. Hope you're fine. Oh, not until, of course, not unless ikaw ay umuwi talaga, no? good morning again kay Ma'am Zinaida, dyan sa Tanawan, Batangas. And then si ano ha, si sabi pa dito ni ano to ni Saldi Velches Stroms. Oh, pag sinabing Stroms, naalala ko tuloy yun eh. Oh, ang galing ng mga lugar na pinupuntahan ni Saldi at saka si Rani eh, no? Yung pag sila nasa Manila. Eh matagal ka pa naman dito. Maybe this week. Tingnan natin na si ano eh na sabi sa akin, si Kaisko, si Sir Francis Rosa-Rosa, ng Department of Agriculture. Sabi niya, matagal pa si Saldi dito. So, anyway, baka magkita tayo before you leave. Gusto ko itong message ni Sir Salvador Vilches. Sabi niya, I believe there are no accidents and coincidences in this world. Things are meant to happen, good or bad. Diba? Diba? Nag-nosebleed ko. Bitaw gabi. Sabi ni Saidi Sides, no? Si Saidi ng Department of Environment and Natural Resources. Good morning, Sir Chito and Ma'am Jam. Okay? So, good morning sa ating mga tag-regional public affairs office ng DNR na minamangaluhan ni Ms. Maita Gomez Sugang. Okay? Nandyan si Sir Johan kahapon. I was there. And then si
Sir Augie. Uh-huh. Sir Yumir, hindi ko nakita kasi parang lumipat na siya ng opisina. No? From the ARPAONG, napunta na siya sa mga record section. But then anyway, nandun din si Ma'am Rowena. And then si, sino pang mga na, ay, yung mga nandun kahapon. Ah, si Ma'am Pearly. Sorry, munting na natin makalimutan. Dere ka pwede may mamiss, bisan usang adakay. Oo, kay bayang kadagulan. Hindi ka na nga tumakabalik. O, si Malu Arteche dyan sa California. Good evening to you, Malu. Hope you're fine. No? And please extend my regards to everybody there. And sabi ni Saidi, eh, grateful na sir it Team Nawong. Bunga talaga tayo, Team Nawong. Team Nawong. Sisoy Racing. JM Works, number 11 naman. Salamat, sir. Okay? Salamat sa pagbati. Mm. Parang may nasabi yata dito si ano. Si, okay. Sabi pa ni, ano, ni Australia, yung kaklasiko. Good morning, mate Chito. Happy New Year to both of you. Thank you, mate Chito. Ang ganda ng boses mo, mate. Oh, di ba? Tsamba lang yan. Huwag kang mag-aalala. Salamat sa pagbati. And si Ogie wala, no? Hindi na ito tsamba. Gift ito hiya, sir. Oo. Kaya kung masing nga tsamba, once daw light or twice, di ba? Pero since ada na ito hain mo, gift ito hiya. Si Tito Rod, ha? Na nanonood ngayon. Tito Rod. Rodrigo Pumanes. Mga paingaga. Anaton na mga tag-tanawan, no? The Pumanes family. Si Lovejoy Dedicatoria, si Jay Bell, yung pinsan ko. Say hi to Papa and everybody there in the house. Siyang nandun sa Zamora residence. Caretaker. Sila ang talagang nakatira doon. Okay? Si Ogi Lantaho. Sir Alams Nahi, paki-greet our POW team, mga taga Santa Fe and the latest summer mountain bikers. Salamat, sir. Ito naman, mountain bikers, iba naman to, bisikleta ito. Yung kay ano, Saidi, motor. Oo. Di ba? Pati si ano, ha? Si Sir Johan, bisikleta din ang ginagamit eh, no? Si Miss Maita, pareho kayo kotse. Kotse. Kotse, pareho experience niyo si Miss Maita, talagang inan niya. Hindi naman tinudol. Ginsa-ginsa lang ako ng mga kotse. Side la side. Pati rin ikaw, yung nakahilera na kotse, sinladjera. Uy, hindi ah, buyag. Waray, waray. Pag-parking lang yun. Pag-parking lang. Yun ang mga, ano, yung mga sasakyan nila. Tayo, lakad lang eh. Ako, naglalakad lang ako palagi. Ito si Miss Jam, mga disakay ito sila eh. Good morning from here, Sir Claudio Luis of Brazil. Hindi siya nag-react. Ano ba yun? Hindi ko narinig. Kasi sabi ko, ito si Miss Jam, mga disakay ito eh. Ako ay palagi lang naglalakad. Na disakay itong chinelas or sapatos or sandal. Oo. Ng mga lawas sa'yo, pero may nagkukommute. Si Ronaldo Dokyatan Alamos, good morning to you, Yols Artosa. Ba't nahuli ka? Nagmamuko ka, no? Tapos naman mga party-party. Pero, may da pa mga pahabol. Busy lang siguro si Ma'am Yols, no? Good morning, Cheat and Miss Jam. How are you guys? Have a blessed Tuesday to all. We're all fine. Hope you are too. Right? In English to Miss Jam. Oo, mo nga ni sabi, according to Sir Claudio Luis, good morning daw. Good morning also to you, sir. Sabi ni Athena. I know, good evening pala. Si good Athena. Evening. Athena. Athens Salve Diaz Abrera. Good morning. Siya ay nakikinig ngayon, nanonood. Si Amado Adolfo. Ito, kababata ko ito. Amado Adolfo. Nung maliit pa kami, nakuha. Kami yung mga naglalaro sa kalsada. Kasi mamingaw pa man yung Zamora Street noon sa downtown area. Santo. Tubong downtown. Pero kami naman yung tumatapo ng mga kuan, ng mga snatcher. Talaga? Pero yan na, bagat nagmingaw naman ito ng mga wala kuan. Na mga snatcher sa downtown siguro. Wala na. Eh, siyempre, every corner may police. Bawat pusod may police. Mm-hmm. Pero sa amin, bawat police may pusod.
Naintindihan mo yun? Hindi. Bagat kung anong tawag ito? Alam mo kung anong puso? Alam ko. Siyempre, tao yun eh. May puso. Pero puso dito corner yun. Parang every lugar na ano may pulis. Balat. Bagat. Alam mo kung ano doon sa amin? Iskina, kada iskina. Alam mo kung ano doon sa amin na bawat puso may pulis. sa amin ko, no? Bawat pulis may pusod. kaya siyempre tao, di ba? May pusod. May ton. Si Chad Lapidario nanonood ngayon. Magandang umaga. Si Janice de la Cruz. Say hi to Mano Angi. Okay? And si Cup Jerry. Cup Jerry Kulibaw. And good morning, Sir Chito and Miss Jam. Thanks for the greetings. God bless us all. Ayos, sabi ni Ma'am Cheche Vega Masikat ng Philippine Federation of Rural Broadcasters. Magandang umaga sa mga taga Quezon City din. Okay? Saan pa tayo nag-opisina, Miss Cheche? parang lumipat na tayo doon sa ano, sa ibang lugar. Doon yata sa may malapit sa bahay din na Miss Malu. And yun, Miss Jam, aside from we have to be very careful sa ating mga pagbibiyahe, ay tayo naman din ay mag-isip. Isa pang taon ang ating bubunuin. Tayo ay mag-ipon. Okay? Para naman sa ating kinabukasan. Okay? Paano man mag-ipon it waray trabaho? Alam mo, si Miss Jam, mayroong mga technique dyan, may mga idea dyan kung mag-ipon. Kasi, ito sa return to sender? hindi naman. Kasi, alam niyo mga kaibigan, kapag ako'y humihingi ng payo, ako'y lumalapit kay Miss Jam. Anay, babasahon ko lagi, sir. Sabi ni Sir Salvador Belches, in other words, we are all part of the universe, which means we are all connected to each other. Synchronicity is the law of unity, and people and things happen in exact moment is part of it. Every coincidence is message. If you feel that everything is possibly can go wrong, then think that the universe is trying to tell you. Correct yun. Diba? Pero, bunga talaga. Siya, kung sabi sa'yo pa, maayo ni maayo. Diba? pag minsan ba, itong permi ka na lang ani, napapalpak, permi ka na lang ani, itong parang lahat ng ginagawa mo, something is, you know, wrong, diba? Then, you have to observe because sometimes may dahay mo ginyayakan it universe, pero diri ka kasi namamati. Nagbubuot ka tim kalugaringon linya. Nagbungol-bungol ka lang. Oo, nagpapakabungol-bungol nga, nagpapakabuta-buta la kita, diba? So, sometimes, bisan maaram na kita nga, sayup na itaton gintatahak nga, kumbaga diriya productive, diriya progressive, diba? And, might as well, wrong na good talaga hiya, diba? So, amo ito nga, kailangan na good naton gamiton itaton gintatawag nga mahiwagang isip. Yes, and always diba? Go with the gravity. Asya nga ni kuno, oo. Diba? Asya nga ni kuno kita gintaganhin isip kay para gamiton tayo ya pagbalanse. Para mag-isip. No, para to you know, to balance, 'di ba? Iton kuan. Kay maraman kita what is wrong and what is right, 'di ba? So amo iton hiyang kay kunwari kita isip, 'di ba? Waray puro na la kumbaga ang tawag itan. Kundi sometimes may dangan iisip that lagi pag gagamit, 'di ba? So amo ito ya. Tinatanong mo ako kanina paano actually mga kaibigan. Oh, kasi ko tapos na ito. Siya kasi ano, si Miss Jam kasi ang aking financial advisor. Nox. Oo. Di naman may dala kita ito para pero syempre dire man kita as in sugad itong mga expert na talaga nga duruduruhan, di ba? Kaya pag, can we give siguro a little advice? Pwede naman siguro tawa, i-text nyo lang si Miss Jam at kayo yung mag-usap. Tuturuan kayo paano makapag-ipon para sa taong ito. Dere, hindi lang sa taong ito. Napakaya na kasi, di ba, ankuan kanina, kung paano mag-ipon itong, for example, may daman talaga liwat sapat na income pero kaya ano nga dire lagyap kita nakakaipon or labi na good iton nga waray-warayan good talaga iipon, di ba? So ano man ito maupay nga buhaton ito. Kay sering pa man, di ba, just the same with our previous mga kuan nga ni iton nga trainings ano. May dito usa sa organization nga bagat kito tutuan financial literacy. Ano? So number one nga question ni rangad to, anay daw?
ano man kuno tam exceed nga wari nga ni kuno kami business akog nga kwarta. Kay tututduan ka man paano mag-save, di ba? So it is a question, ano man kuno tam exceed nga wari man kami bisan nasa kub naman la, di ba, nga kwarta. So ito hiya dida bagat mga kapag-isip ka ugod man ano, ano matimtitiro kun kun wari may nasa kub nga oh, diba? Income. Di ba? Diyan nga pala no. Nasututduan mo financial literacy. Totoo yan ito, paano magpakabuhi? Yes, that's right. Bago anay ni mo, totoo nito ang financial literacy. Ano? Ganun talaga si Ms. Jam pag siya ay magbigay payo. Anyway, gusto mong kumain ng ano? Ng baget. What is baget? Yung tinapay na maba. Ha? Yung mahabang tinapay, yung matigas. Lalambot siya pag ininit lang. Stick bread. Tapos sa... Stick bread, bangun na sa among panahon. Imo pang mga baget-baget. Yung baget, pwede mong pamalo ng ano yan. Ama gani, di ba? O, ito, stick bread ito. Yeah. Pwede mong pagtusok. Pwede mong pamalo sa baseball. O, pag sugaditiya ka halaba, di ba? Mahaba yun. Ah, yung baget, mas mahaba. O, yung baget kasi, yung nasa Germany kasi ako, nasa Berlin. Kapag pupunta okay, nanglan pang in makanto kita Germany para makakaon kita itong abaget. Naalala ko lang. Kasi nung may bumili na ano ba, tapos inilagay na ito sa kanyang kilikili. Ama pa ito, maasim-asim nga maparat-parat. Di ba? Meron tayong baget dito na masarap. Punta lang kayo kay LK. Oy, kagabi sir, you missed the ano. There's another doon sa kanya, LK. LK Bake Shop. Yes, LK. Ah, okay. Baka pagpunta mo doon, bigyan ka ni LK na baget. Baget na libre. Talaga? May na pa ba libre yan ang si panahon? LK Sharon, come in 40. Good morning to you. Ganun din kay Neil. Come in 40. Okay? Si Carlo. Oy, Carlo. Muntik na kita nga makalimutan dito. Hindi ko nabasa. Carlo Oliver, si Paco. Yung bahay nila ay magkatabi lang ni ano ni Kuya Mike. Mm-hmm. Ni Ate Fe. Neighborhood. Neighborhood yan sa likod ni na Auntie Babe's Custodio. Di ba? Sabi ni Ma'am Cheche, good morning Sir Chito and Miss Jan. Thanks for the greetings. God bless us all. Ayos. Mm-hmm. And who else? Si Guy Devira, si Rex Peter Ross, si Attorney Rex Peter Ross, kaklase natin ito. All right. Good morning. Sa lahat ng mga nanonood, bilang natin na ano ha, palapit na palang matapos ang program natin. Oh, because we're late in just 15 naman, minutes. Hindi naman sa late na pumunta rito. Sabi ni Sir Salvador Belchas, thank you daw ko no Miss Jam. Alright, o diba? O, text ka lang ha kung kailan. Alams na. O, itong si Saldi, ayos ito eh, you know? Naging manager ito ng ano ng Radio Mindanao Network. Mm-hmm. Dito so kabalo din ni si Sir Mubisaya. YXY. Oo, kita ka din dito. All right. So wala ka pa man dito din ni. So wala ka pa at kumita. Amin yung pinakagwapo ka manager mga panahon. Hasta pa yan. But once kuno agwapo, always agwapo. Oo. Kaya lang ay nag-iisa na lang siya ngayon. But then anyway, baka mayroon na naman ano. Well, in connection with that topic, sir, ano, ito nga, aton sinisiring nga mag-saver. Bago siyang abogada, yung anak niya. Oh, congratulations. Oo. Kasi so, yung mana sa ina din, kasi the late Nipa, isa sa mga justice. Lawyer din. Justice natin. No? Hindi naman talaga sa family, di ba? Pag kunyari yung parents nila is teacher, yung anak nila most probably is a teacher din, 'di ba? So like a family of position, 'di ba? So yung mga anak, mga apo, mga may magiging ano talaga diyan, mga doctors din, 'di ba? Kumbaga bagat siguro na inherit or na naging love or naging passion na gyapit nera kay ang matira. Nagiging kumbaga pa. Nakikita. Oo. Especially iton pag nakikita nera nga ang ginbubuhatan era an era parents or it era mga auntie, uncle, mm-hmm. 'di ba? Na sugariton bagat nakakabulig talaga or very ano, helpful. So amo iton nga ginsusundan ito nira nga mga pattern. Mm-hmm. Kaya pala na late si ano, Ma'am Yols. Kasi sabi niya busy lang po. Miss you guys, okay? Busy tiya business. Yeah, tiya career. Mm-hmm. And then, Happy New Year to you daw, sabi ni Attorney Rex Peter Ross. Kaklase natin ito. Oh, eh, noon, maliit siyang bata, pero ngayon, malaking abogado na to. Mm-hmm. Oh,
We'll be seeing you then, Attorney Rex. And we still have 16 minutes to go before 10 o'clock. And si Elaine Avellana Usoras. First time ko nakita dito si Elaine na nanood sa atin sa palatuntunan. Oo. Good morning to you, Elaine Avellana Usoras. Kaklase ko rin ito. Katabi ko ito noong ano eh, elementary kami sa Leyte Normal Laboratory School. Okay? And then, ano to? Si Lito Ross, diyan sa Cebu. I thought you're in Manila. Nasa Saigon. Iba talaga. Naiba talaga itong si ano? Si Lito Ross. Pare, nasa Saigon ka pala. Sabi niya kasi, good morning from Saigon. Oh, di ba? So, ito yung pinuntahan ni ano ni Miss Leia Salonga, Miss Saigon. Yes. Oh, di ba? Anyway, hope you're doing fine, ha. Malamig pa ngayon sa Saigon. Malamig ba diyan? Anyway, mamaya malalaman natin ilang degrees ba, negative ba, or kasi usually sa mga lugar na yon na Miss Jam, ang pinakamalamig is between January and February. Miski nga din ni Haton, di ba? Late na kun before and hadi na mga panahon iton mahagkot nga time or kuan ano iton during December, this time January, February amon at mahagkot. Labi na kun gabi, di da ka makaabat iton mahagkot talaga. Yes. Pero dito minsan na palagi mainit kahit malamig. Mhm. Mainit ang mga ulo. Mainit ang ulo pag walang pera. Amo ito niya. No, si Lindy Alcaraz, good morning to you. Siya ay nanonood. Ngayon, Miss Jam, kasi malamig ang panahon, dapat sa ating mga yung kahit nasa bahay-bahay lang, ano? Uso yun at sipon, ubo. Oo. Tungo dito. Maliban doon, tayo ay magtanim lang muna sa, ano, sa flower pot, no? Nang kahit ito ay nakikita sa mga gardens natin, no? Ay sa flower pot lang muna natin itinim kahit ito ay gulay, kahit ito ay punong kahoy, flower pot. Kasi ito ang tinatawag natin bago ka. Yun, di ba, Miss Jam, pag nagsisimula kang mag, halimbawa gusto magkaroon ng mga maraming fruit trees, mm-hmm, huwag idiretso doon sa lupa. Sa lupa. Ilagay mo muna sa maliit na masetera. Pag lumaki siya, ilagay mo sa mas malaking masetera. Pag lumalaki, ilagay mo naman sa mas malaki pang masetera. So, may dangyanti ang proseso. So, yan ang tinatawag nating tree parenting. Hindi lang tree planting. Dinahiyagin din diretso nga ito. Tuna talaga. Kasi pag diretso mo, minsan di mo na makikita doon. At least kung nandun ka lang sa ano, sa bahay nyo, makikita mo bawat masetera. Makikita mo pag may depekto, pag may mga insekto pala siya, baka later may mamatay. Ako di imagine na makikita mo na lang may mayroon kang puno ng papaya, tanim na papaya na tinira ng aphids, patay kaagad. Mm-hmm. Di ba? So kung doon ay ilagay insecto mo kaagad, ilagay mo kaagad 'yon doon sa ano, sa lupa, ay baka hindi mo ma-monitor. Oo. Hindi talaga yung ma-monitor lalo na kung busy ka. Yun. Especially itong mga nananarbaho kay waran at narakumbaga panahon kay pag-uwi itong balay, syempre pagod na sila. Batal na at mga lawas, ba? Diba? So, di rin na nakakapang ni Mangno kung ano pat dirat kuhan. Tapos, syempre, when they wake up early in the morning, di rin man tayo mag-iisip na magsugadakinin or ano patakbuhaton kay syempre magpre-prepare gihapon ito irat parat iraliwat pagtrabaho ano. So maupay talaga itong niya kung baga at doon mga sinisiring paman nga damo itong spare time. Yes. Mm-mm. At saka mayroon ako nakita, Miss Jam, while on our way back home here, no, galing kami ng Cavite, pagdaan namin ng Quezon Province, may nakita kaming napakalawak na lugar. Pero hindi yung tanim nasa lupa, nasa masetera. Talaga? So, ang daming masetera, pero maliliit pa siya. Alam mo kung anong mga tanim yun? Orchids. Mm-hmm. Binibenta siguro yun? Galing Thailand. Oh. Binibenta nga. Galing Thailand yung mga orchids niya. Tapos, mahirap magpasibol ng bulaklak kaya sa orchids. Si Dr. Morante,
mayroon siyang mga binili. Parang oo, kasi iba't iba yung kanyan, yung variety din, di ba? May mga varieties din yan. Iba-ibang varieties ang binili. Oo, tapos different colors. Tapos maganda daw yung tingnan kapag namumulaklak na. Oo, mahilig kasi si Dr. Morante ng mga orchids. Mga alaga ng mga orchids. Ang pinakamahirap daw kung lagi alagaan pagdating sa plants, orchids. Kasi mahirap siyang mamulaklak. Dami niyang tanim noon eh. Kaya lang, inano ni Yolanda eh. Pag hindi mo yan inalagaan, di talaga yan mamulaklak. Ayun, malaki, marami nang bulaklak noon. Ni ano lang talaga ni Yolanda, hinarvest. kaya hindi muna siya nag-ano. Ngayon, nag-start siya ng panibagong, nagko-collection ulit siya ng panibagong mga flowers. Okay, mag-aalaga ulit siya ng mga kasi flowers. Depende yun, di ba? Kung ano yung habit mo, ano yung gusto mo, nabibigyan mo siya, natutunan, napapagtuunan mo siya ng pansin. Mm-hmm. Pero pag wari kayo to interest ng usang abutang, so you don't care, di ba? So, masaring kala, your only excuse is masaring kala ang I'm busy. Mm. Oh, diba? Pero usually yun naman talaga yung sinasabi ng tao pag ayaw niya yung isang bagay, kapag ayaw niya yung isang tao, 'di ba? Sabi niya I'm busy. Kahit nga tayo ay busy din tayo, pero I always take time na pag gising na umaga titingnan ko lang muna yung mga tanim. Kasi nasa flower pot pa lang. Oo. 'Di ba? Yung paborito. Ako meron kaming tanim sa prutas. May dako ampon nga tanom nga duha balay adto ya hasudod gintawag ko yang mariposa. yung ganda na. Binigyan ko na siya ng pangalan. Maganda yung maliliit na ano, yung basta hindi ko alam yung pangalan niya. Inampon lang namin yung halaman na yun. Saan mo nakuha? Bakit may nawala kami doon? Ano, grabe. Kausapin mo yung pulis. Ay, si Mano Roy Lelis, ha, nanonood ngayon. Good morning, Mano Roy. Good morning to you and say hi to Manadina. Hindi, Marisuya, kapag matanim mo ito ng aga, may nakadidiligan, tapos syempre, kailangan niya yung sunlight, so maabre ka ito, ang tawag ito, in cortina, biray, ano, tapos may say, wait, ikaw na tiya, ito pasirakin na tiya, kayo makalulong. Bago yung biray, bago buksan yung biray, buksan, after ng pagbukas ng biray, bubuksan naman yung sliding door. sliding door talaga. Di pwede window. Oh, sliding window. Pero balita, so, kumbaga, yan ako na-realize mo, bagat nakakaliaw gihapon niya, no? Bagat when you're stressed, nakakatanggal gihapon niya stress. Kaya, syempre, pag panghinganunuhon mo yan, pag ulinin mo ito na gabi, kung wari ka na bubuhaton ito nga, wari ka anak nga gugti ng duro, di ba? So, asya natin pampanginanoon kung nalaya ba niya mga dahon or kung naano ba hiya, di ba? So, may da, kumbaga, may advantage ito may da ka mga tanom. Pero mas mahupay siguro, sir, ano, kung mga iton sunod na mga tanom, mga root crops. Kaya para, uri nga panahon, pag after 2 months, 3 months, may da ka na iton ha-harvison. Pero kung may da ka, ano, may da ka tuna, sabi pa nga, kung waray ka tuna, di da ka la red pot. And question, sir, paano ka man magtatanom kung, for example, root crops, kamote, ika ka namot pot? Di na kailangan. Di na kailangan. Di syempre, di ka lawat makakagamit, di ba? Kasi hindi naman vertical yung tubo. No? So, ano man natin maitatanom nila at kuwan? Pwede sa pot. Pag malaking pot ang lagyan mo, pwede siguro yung tanglad, bawing, Pwede yun. But pag sinasaming root crops, pwede siguro yung balangoy. Pero dapat malaki. Malaki na, na masitera naman. So, pero, kasi limited, magiging limited eh. Oo. Pero kasi, pag syempre, malaki na siya, Miss Jam, ilipat mo na doon sa syempre lipa. Yung bunga niyan, kuwan, I mean yung ano yan eh, spreading diba? Yun eh. Sa ilalim yun eh, diba? So, diriya pwede nga that Ilipat mo na sa ano? Ilipat mo na doon sa ano? Sa lupa. O, kung wala kang lupa nga, di ba? Magkakaroon ka ng lupa. Basta merong kang ganyan. Pwede ba hangin root crops? But then anyway, pag tanong na lang kunuhin, ano ba't na nabitay nga mga kuan, patula? Hangin. Di ba? May da vegetables ba? May da itong nga string beans. Ano pa? Para pwede lang yan didat kuan. Ligid nga dat imo bungbong. And then kung limited talaga at imo space, oo. Kung limited ang pero space, kung spacious ito yung lugar, mas maupay. Mas maupay. Di ba? Mas damot imo matatanong. May dangan ni kami friend from Adto Ira Universe. Akala ko siya sabi mo na mayroon niya kaming ano, doon sa likod. Lupa. Hindi, walang kaming space, di ba? Dirito amon. Bangin kami ito dida pag... Pero actually, yung husband ko sa likod, kay diri pa man yung gagamit ito dida nga tanong.
Uy, may daya dito tanong na dagmay. Mm. May daya dito, kung gusto niyong tangkong, damot kami dito tangkong. Damot dito nangunguha nga mga kabataan. Yung babalig yan nira, oo. Kaya miski kami, pag, like for example, very good nagdadali, itakon husband na nakuha latiya dito, namimitas latiya dito, ano, fresh na fresh nga kangkong, di ba? Mm. And most of our friends from Manila, kaya maaraman nila mag-pride kangkong, dito kaya pero nagkuha, ito dito halikod naman, hindi nagagamitan, di ba? Mm. O ano pa, may na kami dito dagmay, nakaon ka mong dagmay, may na kami dito. Miski diri ito dito amon tuna, nakikiamon, dari balito, nagsarit anakon husband. Kaya di naman, bakante man iti, so sayang, di ba? Nakatiwangwang la. So sabi ng husband ko, kuya, pwede din yung magtanong-tanong la na anyway, diri pa man yung gagamit. So, ang tag-iya nga to, anyways, diri talaga yung tag-iya, caretaker lagi pa ito din ang atuna, sumigi man, di ba? Oo. Tapos yan ang ani, damo dito at kalamansi, kaya may dito tumurok nga baga kalamansi, o pinapaharvest na lahaam, o di ba? Oh, may ito advantage ito may mga tanom-tanom kay dir ka magugutom kung maram ka magluto. Yes. Kasi kahit marami ka pang tanom tapos dir ka maram magluto. Wala rin. Nga nga. Anong niluluto mo usually, Miss Jam? Bunay. Well, not talk about ko, an. Loto-loto. Kaya wala ko ito. Eh, dapat sabihin mo. Alam na, nagtanong ba? Anyway, para ha ako na no, dire ko talaga, waray ko talaga ito talent or talent ba kung tawagon or skill. Passion or skills or what you call that one, mm-hmm. Diba? Dire ko talaga ito yahilig. Ang hilig ko lang kumain. Kaya, labi na kon mga magprito-prito, something like that. Ay, harayo tak espiritu ito. Anyway, yung ating ano ha, yung ating vice president for Luzon ng Eagle Scouts Organization of the Philippines, the Eagle Scout Army in Valencia. Nanonood siya ngayon. Good morning. And then, sabi pa dito ng kaklase ko, yung kaibigan mo rin, si Diana De Vera Empainado. Mo pa yung agahatanan, the color of the day is green. Yes, because yung swerte ng mga kulay this year tatlo is red, yellow, and green. Yes, oh. Yan ang tatlong lucky colors of lucky the colors. Year. For this year, rather. Bakit ba tinawagin na lucky colors kapag suot mo yan? Mm. Kapag green ay magkakaroon ka ng... prosperity. Oh, yes. And not only that, pagkain. Talaga. Oh, kasi syempre pagkain is nagsisimbolize din siya kulay mga green, 'di ba? Oo. Sa mga culture. Oh, sa mga nagmatuuto at ano sa tawag sir, matuutuhon. Kino-Korean. Sa mga naniniwala, Tagalog na daw la. Sa mga naniniwala sa mga lucky charm or mga swerte-swerte, may dako na research ano. May dali what a friend of mine, 'di ba? May nag paano yung pula? May nagyakan gyapon nga, kung gusto daw nimo diri ka mawawarayan hin kwarta, maski sabi natin na little by little ano. Maglagay ka daw sa wallet mo ng numero 875. Oh, diba? So, i-print mo yon, lagay mo sa wallet mo, and your wallet must be color red. I don't know if it's true, pero you can try it. Ikaw ba yung nagbibigay ng tip para sa Swartress? Hindi naman. 875 yun. Yung number na yan, maswerte daw yan. I don't know kung anong hiwagang meron dyan sa number na yan, pero according sa nabasa natin, basta may dat niya, kumbaga, sa universe, nagre-respond yan na ay, di man nga tanan ito natuod, I don't know, if nga tanan nga tao natuod what about universe nga may dagin, sabi nga ni sir kanina, di ba, ni sir, sino ba yun? Saldi. Oo, hindi, ni sir. Saldi. Sabi niya na, di ba yung... Salvador Vilche. Oo, nga mayroong sinasabi Saldi universe. Na. Ako, niwala ko dyan. Siyempre, sometimes ba, ito nga, pag may dakitagin bubuhat, especially ito na nagmamanifest ka or something, may dakagin na-attract, di ba, loob, ang tawag ito, may mga, may tinatawag na sa law of universe, universal law. Mm. So, ito niya nga, there is nothing wrong kung matry ka ito, di ba, basta, lagay ka lang daw yun. Kailangan, hindi naman siya masyadong malaki. Yung kasya lang sa wallet mo. And dapat talaga, yung wallet mo is kulay red. Oo, parang ganon. Tapos ilalagay mo lang siya doon, katabi ng pera mo, di ba? And, yung wallet ay hindi, yung pera nasa tabi lang ng wallet.
Ayun, no, mga... yung numero. Ah, okay. So for example, mga sugod lahi kaguti, sugad. Tapos ipiprint mo ya. Tapos yung print out nun is kulay red. Tapos ilalagay mo siya doon sa loob ng wallet mo. Mag-try daw siya, no? Si Diane. 875, got it. Matry nga. Oy, in fairness sa mga nakita namin na mga, you know, nagpapatotoo dyan, talagang... it's lucky for them daw kuno kay blessings from blessings na abot talaga daw kuno ha era. So, you know, ako nga ni nagtry, 'di ba? Wala man itong mawawara kon matisting laki tao. Sa mga naniniwala sa mga ganyan-ganyan, oh, pwede niyo nga subukan, 'di ba? Or pwede din doon sa tahanan, ipadikit niyo doon sa may pintuan and it should be from facing from the ano ba 'to, ito na sisirakan ito na, no? Facing east. Yes. Facing it on east, o, oh, diba? So, didikit mo siya doon. So, yun lang yung tip natin for today. Wala nang panahon? Wala nang oras? Oo, oh, basahan mo na tiya, 875. Ito yung babaw yun, mas yung tayian ko lugo dito. Uy, dirito, ano, dirito, hearing. Dirito yung sore stress, pero pwede nag-ihab. But anyway, Ms. Jam, before we end up today, what a precious privilege is to be alive. May we begin this day with a smile, calmness of mind, coolness of emotion, and heart filled with gratitude. God bless to all of you. Well, this has been the program. Aksyon Nyo Na, Opinyon Ang Solusyon, right here at IBC-6 and 87.7 FM Idol Radio. My name is Chito Morante. And this is Jam Moron. Damo nga salamat itali ha atong technical side. Kanina na ako nakita nga di, higwapong Mark Tabao. And yan na, nagbag-una. Ate yung si Joseph Vergara. Ato yun ha, transmitter side. Hinot ato dito mga gwapo. Hoy, mga gwapo. Ato transmitter site, ato is our Bobet Palmyra. And of course, thank you gihapon ni aton station manager, engineer Gilbert Militante. Maraming salamat po. And of course, sa mga nasusubaybay sa atin sa IBC-6 and 87.7 FM Idol Radio. And sa lahat ng nagsusubaybay sa atin everyday sa ating Facebook Live, maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless po. Mag-ingat po tayong lahat. Ayos! This has been the program you love to share. Aksyon Nyo Na, Opinyon Ug Solusyon, with the tandem you like to follow, Chito Morante and Jam Moron. Aksyon Nyo Na, Opinyon Ug Solusyon. Thank you for having been with us. See you again when we bring you another edition of AYOS, Aksyon Nyo Na, Opinyon Ug Solusyon, Monday to Friday, 9 to 10 in the morning, only here at IBC-6 and 87.7 Idol Radio. Aksyon Nyo Na, Opinyon Ug Solusyon has also been on Facebook Live at Chito and Jam. An IBC Channel 6 Palo later. Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood.